sa'yo? Napasa ako sa ulan sa ganyang panahon. Alam mo kasi, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Dapat naman pala naging test na ng boots mo. Teka rito. Ito! Ito ang marirecommend ko para sa'yo. Na kahit maligo ka sa banyo, gamit ito, hindi mababasa ang pangalan. Ito? Pwede ko paggamitin pang-araw-araw to? Kung kilala mo si Breezy, yan yung pang-araw-araw niya. Higit sa lahat, para pang si Robin Padilla. Sipa-sipa ka pa! Susukatin mo lang! Bibili mo ba? Ito na nga eh! Susukatin mo na nga eh! Sa camera ko kanis. Pero yun nga guys, hindi na naman tayo sa Triumph JT MNL. And ang dami kasi nagtatanong nito, ang dami naghahanap. Well, ilang beses namin na-cover ARFA 11. Ilang beses namin na-cover yung ARFA 70. And wala pa tayo na-cover na ARFA 90. Well, meron unti-unti, pero yung kumbaga general topic natin na maging ARFA 90, wala pa. And dahil meron mga nagko-comment, mga naghahanap ng ARFA 90 sa inyo, yung mga bagong graphics, mga available graphics namin dito sa Triumph JT MNL. Ito na yung video na yun. Pero, bago natin puntaan yung mga graphics isa-isayin, bago natin, or bago ko ipakita sa inyo, bago namin ipakita sa inyo, syempre, papakita namin muna kung ano mga features ng HJC ARFA 90. Sabi ko, Alben? Ano sasabihin ko? Yun. Pero yun nga, punta muna tayo sa differences ng ARFAs kasi meron pa rin nag-wonder ano nga ba pinagkayaban ng 11, ng 70, tsaka 90. Eh, may nakaready na tayong ARFA 90 dito pero mamaya na natin papatuloy kay Ryan. So, ang ARFA 11 guys, si Ryan ang magbahala. Yeah, okay. So, yung 70 meaning nun is dual visor. Sa ARFA 70, dual visor siya na. Full face. Sample. Ayan. So, full face yan. Full face, yes. Dual visor. So, ang ibig sabihin ng 70 guys, kumari, ay 70. C70. Yan. Mga dual visor na full face. Na full face. Okay. So, yung mga ganyang ARFA natin, kasi diba yung ARFA 11 na ito. Ito. Sample. Yung ARFA 11 natin na yan, single visor siya. Okay. So, pag bumili kayo ng single visor or ng ARFA 11, ARFA 11 lang ha, guys. Pag bumili kayo ng ARFA 11, may kasama na yung smoke. Ayan, dark smoke pala. May kasama na yung dark smoke na libre. Kasi nga, wala siyang dual visor and single visor lang ang kasama niya. So, binigyan tayo ng malupitang exchange ni HJC na bigyan tayo ng free dark smoke para sa mga ARFA 11 natin. So, pagdating sa ARFA 70, Habi ko nga, ARFA 70. So, pagdating sa ARFA 70, ayan. Pagdating sa ARFA 70, dahil single visor lang siya, ay dual visor na siya, wala na siyang kasamang dark smoke lens. Amen. Okay. Kasi ito na mismo yung dark smoke niya. Mm-hmm. O yung dark lens niya. Dual visor. O yung sun visor. So, pagdating naman sa ARFA 90, ay na nga. Ito na nga yung main topic natin. Main topic. So, ito yung ARFA 90. Ito yung modular. Modular. Sa lower models, 90 rin yung tawag sa modular natin. Like I-90 or V-90. Mm-hmm. Pareho silang may 90 sa pangalan. Kasi, modular sila. Yun yun. Ito yung ARFA 90 Balia. Yan. So, full carbon siya. Mm-hmm. Naka-imbose yung HJC dahil plain lang siya. So, yung ARFA 90 is a modular helmet ng HJC. So, si ARFA, dahil niya ARFA. So, yan yung top of the line na modular natin. Tama. And then, nakalagay siya, ARFA 90S. Anong ibig sabihin ng S? Kasi dati may nirelease talaga. Ito, may sample tayo dito. May nirelease na dati ng ARFA 90. ARFA 90 lang. Pero kung mapapansin nyo, yung ARFA 90,
Wala siyang handa. Wala siyang abang. Abang or abang. Smart HTC, no? Kunin mo din yung smart HTC. Gusto ko dawak mo yan. Gusto ko hawak mo yan. Kunin mo yung smart HTC doon. Dali, dali. Paano yun? Dali, dali, dali. Gusto ko hawak mo din yan. Sige, pahirapan natin yung sarili ko. Ayan. Sige. Na joke lang. Pero yan yan. Ayan yung smart HTC natin, guys. 10B tsaka 20B. So, itong nakikita nyo parang mong alien talaga. Yan yung 20B. Ito yung 10B. Ayan. If nag-wonder pa rin kayo kung anong pinagkaibahan ng 20B tsaka 10B, may video kami niyan sama si Washisa na binuksan or in-unboxing yung smart HTC. Hawak niya pa rin yung Arpa 90. Palik na tayo doon. Nahihirapan ka na eh. Hindi okay na. Kaya ko ito. Magaan eh. Magaan. 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 Yung pinagkaibahan ng Arpa 90 sa Arpa 90S is this a bang? Wow. Konyo. Konyo. Yeah, right. My man. Gabi pa. Diba? Yung may smart HTC pa. Yeah. Pero yun niya. Ito yung abang niya. Oh, so, kung nakalagay sa Arpa 90 yung is my S, Arpa 90S, meron na siyang abang for the smart HTC na intercoms natin. So, pero ano ah, hindi lang, baka kasi iniisip nyo, Arpa 11 walang smart HTC, Arpa 11 carbon meron. Arpa 70 walang smart HTC, Arpa 70 carbon meron. Sa Arpa 90S, kahit regular Arpa 90S lang, ayan, sample, yes. Bekabo, regular Arpa 90S. Pero may abang. Meron pa rin siyang abang. Yung nilalabas ba tayo ng Arpa 11S, ibig sabihin? Siguro yun yung hint nila, no? Hindi natin alam. Hindi ko rin masasabi sa inyo kasi parang ganun na nga yung pinapoint out nila. Saka hindi rin niya talaga alam. Nanghula lang. Nanghula lang siya. Guys, Arpa 90 modular top of the line natin, yung Arpa. Yung i90, total nandun na rin tayo sa kategory ng modular. Pakita na rin natin. Pakita na rin natin. Oo, dapat alam nila yung difference. Dapat i-share natin yan. Tama. Dapat di tayo madamot. Ayan. So, yun yung modular natin na i90. So, yun nga guys, pag ibig sabihin, ay pag 90 yung nakalagay sa helmet ng HTC, ibig sabihin, modular. It is a modular helmet. Yes, opo. Okay. Kaya tama yung pagka-modular, baka hindi sila maniwala. Modular, ayan. Ayun. So, ano yung pinagkaibahan nila? Wala. Si i90 kasi is advanced polycarbonate shell. Mm-hmm. Unlike sa Arpa 90S na carbon fiber composite or yung PIM plus na shell. Kung ayun na sa Arpa 11, nilagay lang sa Arpa 90. Nilagay lang sa Arpa 90. Ito, hindi ito naka-PIM plus. It is only a 4-coil. Advanced polycarbonate. Advanced polycarbonate. Iyon. Ayan. So, balikin tayo sa Arpa 90. Balik na tayo sa Arpa 90. Hintayin kita dito. Yeah. Ayan, dalihan mo. Lightweight. Ayan. So, sige, bato-bato mo lang. Pag nalaglag yan, sold. Hindi, no? Pero yun talaga yung dahilan bakit siya nilagay sa gantong shell. Para maranasan naman natin yung magaan. Modular na lightweight. Kasi, most of the time, ang mga modular talaga, meron siyang weight. Pero, kung modular na Arpa series. Ayan. Bakit nagkakaroon ng weight? Bakit mabigat ang mga modular? Una sa lahat, kasi kaya tinawag na multi-system siya para sa convenience ng user. Pero ang nangyayari kasi kapag multi-system, syempre may additional na mechanics para sa loob ng helmet. Para magamit mo siya ng mas convenient. Thus, implying that there is a wow! Kaya mabigat, naturally. Naturally. Or generally, mga modular is mabigat because of the extra mechanics. Para maging convenient ang isang modular helmet. Tama. Mapapansin nyo naman. Ayan. Tapos, ito ang ginawa ng HTC. Kinuha nila yung material ng Arpa 11, which is the PIM Plus. Para magaan and magaan. Mas masarap gamitin ang modular para sa mga users. Para ma-experience niya yung lightweight sa modular. Diba? Naman, diba? Hindi yung puro pag na-modular, bigat agad. Ngalay agad, no? So, features ng Arpa 90? Yun, bukod sa nangangat yung chin bar niya, like most of modular helmets na nagagawa, meron siyang drop-down sun visor din. Mm-hmm. And then, meron din siyang pads na washable. Ayan. Tatanggal. Lahat yan. Same dun sa last episode na ginawa niya. Ni Paolo at ni Sir J. Mack. Yan. Then, medyo different lang yung buckle niya. So, quick release kasi ito. Hindi siya pero, alam ko ito yung dinoble yung safety niya. Kakaiba nga yung ano niya eh. Hindi yung kagaya ng quick release na sa ibang. Sa ibang helmet mo. Medyo belt na eh. Parang belt. Diba? So, iba na. So, hindi siya double D-ring. Hindi siya katulad ng Arpa 90 and Arpa 11 and Arpa 70 natin na double D-ring. Ito is only quick release system. And syempre, dahil nandun nga, pag tinawag ng modular, talagang convenient helmet. So, convenient talaga. Quick release na lang nila. Pero, safety is still there. Nandun pa rin yung safety.
Ano pa? Ano yan. Dahil nga may ano siya, smart HTC prepared siya. Meron siyang canals for earpiece and wires. Tsaka yung battery pack ng smart HTC. Yan. Then, so vents. Ilan vents ng R90? So vents, actually, dalawa lang to. Pero ito kasi, halos pinareho nila sa ventilation ng ARPA 70. So mapapansin nyo, sa taas, isa. Then isa sa chin. Pakita mo yung sa ARPA 70. ARPA 70. Chin? Isa sa chin. And then sa taas. Isa sa taas. Tapos may exhaust na rin. Oo. Ito, may exhaust siya. Ang depends lang sa exhaust nito. Pwede mo siyang isara kung gusto mo lang. No? So kasi meron kasing mga exhaust na dire-diretsong nagpo-flow or lumalabas yung hangin diretso palabas. Ito, may meron kang option na isarado. Isara para mag-circulate. Circulate yung hangin. At mas press ko. Nabubulol. Nabubulol-bulol ako. So guys, yan yung ARPA 90 natin. Modular, two vents, one in the chin, one dito sa taas. Then may exhaust na kayo pwede mong or optional na close or open mo. Removable paddings, smart HJC ready, sun drop-down visor. Sun drop-down sun visor. Visor. Yan. Nahawa ako sa'yo. Nakakabulol talaga. And lightweight feature. Yun. Dahil nga ARPA na siya. Ayan, dahil naisa-isa na namin sa inyo yung mga features ng ARPA 90 or ARPA 90S, syempre hindi natin kakalimutan kung anong mga available or active na designs natin dito sa Triumph JTML na ang dami-daming nagko-comment, ang dami-daming nagtatanong kung ano ba talaga ang mga natitira or yung mga available na designs namin dito sa Triumph JTML. Tara, iwan mo yung balya na yan. Ay, hindi. Number one na yan. Isa na yan. Okay, isa. ARPA 90S Carbon Valiant, yung blue na full carbon na makikita nyo. Isa lang itong kulay blue na full carbon. Yun lang. Yun lang yung ano, no? Medyo akala ko may ibang kulay mamaya. Lumabas red. Oo, oh, isa lang. So isa lang si ARPA 90 Valiant. Valiant. Kasi namin Valiant, kulay blue lang na full carbon. Full carbon. Meron pa tayong isang full carbon na lumabas na may graphic, which is si Lube. This one is new. Hi. Kanya talaga. This is new pare. Kasi ano, ngayong year lang to dumating. Actually, last month lang. Or this month yata dumating to. So, this one is two-tone. Matte gloss finish. Pero full carbon pa rin siya. So, ibig sabihin ng two-tone guys, yun nga, matte gloss finish. Or may matte and gloss na finish. So, yung carbon yan, nakikita niyo yung maangas na nagsashine na yan. Damn! Yan yung pwede ba dumang gloss. Ha? Pwede ba mong bro? Wala yan. Sabi mo na yan. So, ayan. May gloss finish siya na full carbon. Mm-hmm. Pero yung ilalim na itong matte na to, carbon din yan. Yes po. Oh, diba, Ray? Diba, full shell yan. Full shell. So, carbon. Kumbaga, full carbon pa rin. Oh, okay. Tapos ito po yung napansin ko, Ray. Ano yan? Kapag ang ARPA is plain, naka-embose yung HJC natin. Hindi. Kasi ito ah. Sikreto lang natin to. Well, sikreto. Sikreto pa rin. Binulgar, no? Hindi. Pag ARPA series na carbon, matic yan. Kahit may graphic siya, meron siyang embossed na ano logo yun? Ng HJC. Ano ARPA 90S na carbon. And so, may may na-unravel lang. May na-reveal lang na secret. Hindi ko alam eh. Kaya medyo tinanong ko muna siya kung sigurado siya. Totoo nga. So, yun. Ini-explain mo. Na? Okay. So, kapag ARPA series na carbon ah, kahit plain or may graphics, meron siyang embossed na logo. Yeah. Embossed is itong kapag hinawa mo is nakaangat yung HJC logo, guys. Yun, oo. Pero kapag regular na ARPA series lang, sa plain lang meron ganun. Yeah. Which for is example, like this one. Ayan, titanium yan. Titanium na plain, pero embossed. Pagka may graphics na ARPA series, parang kasama sa print. Kasama sa print. Pero kapag carbon, nevertheless, design or plain? Oh, may design or plain. Embossed talaga. Embossed. Yan, oo. Just like yung Artan. Try natin yung ARPA 70. Ah. Ayan, Artan. ARPA 70 Artan, may design siya. Itakita nyo. Carbon siya. Ayan. Yan. Carbon siya and then may graphics na red. Yes. Pero embossed siya. Oo. So may nilibil na naman tayo. Huwag nyo nang pagkalat. So yun, balikan tayo sa main topic natin. Okay. So after nung Lube na full carbon, syempre available din yung full carbon dito. Kasi nasa kabila yung display. Ayan. Kulo mo. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi wala, nakat na. Kunwari ano, wala nangyari. So yan yung full carbon. Yun.
para kita niya. Para kita yung shine. Shining shimmer reflected. Yan. So yan yung full carbon guys. Yan ang full carbon Arfa 19 na walang design at all. Pero may R siya sa likod. Yan. Ayan. Yan yung R niya. So yan lang yung natatangi niyang design, yung R na yon. And then yung inakabulma na niya is full carbon. Full carbon. So meron na tayong luve, meron na tayong full carbon. Ano pang next natin? Yan. Next, punta naman tayo sa may graphics na ano. Sa regular Arfa 90S, no? Ang tawag dito sa design na to is Becabo. Mm-hmm. Yan. Becabo. Yan yung MC1. MC1, which is white, black, gray, and red. Dami na. Daming color combination. So yan. So mga mahilig sa mga dominant yung white na color. Yan. This is the Arfa 90S Becabo. Yan. Ito yung MC1. MC1, meron which tong, is red. Tatlong bar yan. So MC1, normally red. Next? Then yung MC3H, yan, makamal natin, MC3H. Yan. H is, ibig sabihin, high-vis. Yun, high-vis, napaka-high-vis na ito. So, neon green and black ang combination niya. Yun. With white, touch of white. Oh, touch of white. Tapos, yung isa. Then, lastly, yung MC6. MC6. HSF, kasi, ano, semi-flat. Okay, so, yan. Becabo pa rin yan. Becabo pa rin. Yan yung third variant. So, yung una yung white, second is yun, yung neon green na yun, and then yung third then is this one. May orange. So, ano pang ibang graphics? So, may graphics kasi meron tayo sa Arfa 90. Ayan, meron pa. Ito, 90 lang to. 90 lang. So, hindi siya smart ACC ready. Yan. Ano to? Oy, wag kang tumungot ang model, ha? Nakikita ka. Nakikita ka. Ha? Wag kang ano? Gusto ko magpapansin eh. Kanina binibiyo ka namin ng chance. Nga, eh. Sabi mo, ayaw mo. Ayaw mo. Busy akong tao. Kanya! Pare! You're a busy person, pare. Busy person, pare. So, yan. So, ang tawag dito is Arfa 90 Tanisk MC6. Na may pagka-orange, black. Orange. Medyo high-vis din siya, no? High-vis din, oo. Then, dalawa yung variant na ito. Isang orange, isang black-gray. Yeah, yung black. So, medyo subtle to. Hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong maingay, kumbaga. So, compare dito na may orange, may lines na orange. Yeah. So, then, sa walang graphics, mga play naman tayo. So, plain, meron tayong kanina, hinawakan ko. Semi-flat titanium. Ayan. Ayan. Semi-flat titanium. So, mga fans dyan ng, kumbaga, Batman, no? Oo. Batman colors. Darker colors. Mga darker colors. So, yun yung full titanium. Yun yung white. Mga pearl sa, white. Mga mahilig sa white. Sa pearl white, ayan. Grabe, liwanag. Sumobra yung liwanag niya. So, yan yung pearl white. Yan. Embossed din yan, guys. Yung yan, embossed na embossed yan. Then, Arfa 90S na siya. Smart HGC. So, Smart HGC ready na siya. Ano pang plain? Ito pa, plain. Semi-flat black. Semi-flat black. Yan. Ito, yan yung Batman talaga. 90 lang itong display, pero yung stock natin, 90S na. Okay. So may dagdag presyo ba yun? Wala naman. Yun, nilibre same na. Lang din naman. Libre na. Inulma pero libre. Yan. So Arfa 90 semi-flat black. Smart HGC ready na rin. Yung stocks. Pero yung display hindi pa. Meron pa ba? Meron pa ba? Lastly, metal gloss black. Black. So kung may semi-flat, meron tayong gloss black. Oo. Hindi nawawala. Yan. So yan guys. And so yun na yung mga Arfa 90 natin guys. Ito lahat. Kasabay natin dito may Apple lang yung Arfa 70 Arton dyan. Pero nandyan lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 variants ang meron tayo ngayon ng active for the Arfa 90. Arfa 90. Which is our modular top-of-the-line helmet na kinikerry ni HJC. HJC, yes. Tira, yun yan. Puta, yun naman, tiga na natin makalimutan yung pinaka-importanting bagay dito. Oo nga eh. Sorry na. Sensya na, guys. Medyo nag-enjoy kami masyado sa ano eh, pag tatrabaho. So, pinaka-importante, magkano ang mga variants ng Arfa 90 natin? Okay, sa so Arfa 90S, regular lang, no? Sa so plain, meron tayong 21,990. Clean. So lahat plain, lahat ng plain colors. Lahat semi-flat, gloss, gloss, pareho lang. 21,990. Yan, no. Tapos then, may mga may graphics na regular Arfa 90S. Mhm. 23,990. So plus 2,000. Plus 2,000 versus 'to may graphics ka na.
Diba? Then sa plain na ARPA 90S Carbon, ₱29,590. Magkano? Nakalimutan ko. ₱29,590. ₱29,590. Then, yung Balian tsaka yung Lube kasi magkaiba sila ng price, dahil two-tone yung Lube. So, magkano muna si Balian? Si Balian is ₱29,990. ₱29,990? Magkano yung ARPA ng full carbon siya? ₱29,590. So, ₱400 lang. Hindi naguguluhan. Magaling. So, magkano yung Lube? Yung Lube, yung Lube, yung bagong-bago nating Lube is ₱31,990. ₱31,000. So, halos ₱2,000 din yung limit niya. Halos ₱2,000 din. Ayun na. Ang bilis ah. Ang bilis ah. Malapit, ready, mabilis. So, yun na yung mga ARPA 90 natin. The variants, the prices, what's inside the helmet. So, it is a full carbon. Meron tayong full carbon and meron tayong PIM plus material for na ARPA 90. And then, modular siya. So, natataas. Yan. And the prices for it, hindi ka na magsisisi. Hindi ka na magsisisi. For lightweight helmet, convenient helmet, full carbon helmet, hindi ka na magsisisi talaga. Solid na talaga siya. So this is the ARPA 90s and it is available dito sa Triumph JT Marketing Corporation sa Caloocan. Okay? So, pwede rin tayo mag-inquire kung may mga gusto kayong itanong sa HJC. Punta lang kayo sa Facebook page namin, which is HJC Helmets Philippines. Nandito yan sa description below. And Ryan, thank you so much for helping us out. Don't forget to subscribe and sa mga comments, sasagutin ko yan pero tatanungin ko muna sa kanya. So sa comment section, no? Basta kaya niya sagutin, sasagutin namin yan. So, yun nga guys. ARPA 90S, Triumph JT M&L. We'll see you guys on the next episode. Peace!